Magandang hapon po sa inyong lahat. So it's nice to be assigned again in this 4 o'clock mass here in our shrine. So this is the 22nd Sunday in Ordinary Time, August 28, the last Sunday in this month of August. For Chinese, palabas na ang ghost month. No? Pero the August month defied stocks, no? Tumaas siya actually. But anyway, I will not go into that, okay? So let's proceed. Today is the feast of a great saint. Playboy, he was converted. Iba yung pananampalataya niya eh. But because of the mother's prayer for this wayward son, he changed, became a priest, became a bishop, became a saint, became the doctor of the church, Saint Augustine of Hippo, and the mother, Saint Monica. Her feast was yesterday. So it's nice to have a mother and son saints in the family. Kakatuwa, no po? Hindi nanawang magdasal ang nanay, pati yung kanyang asawa na lasinggero na hindi rin ayaw di magpabinyag. So eventually, he was baptized before his death. And yesterday, our diocese celebrated the 90th canonical erection. Mga term noon, grabe no? Canonical erection. So you need a spiritual ejaculation. It's not a joke. Those were the terms before, erection and ejaculation. That's a very religious term. But now, no more. But anyway, piyesta po ng diocese, sa madalit sabi. Itinayo from Archdiocese of Manila, it became an independent diocese of Cubao. So, purihin natin ng Panginoon. We congratulate all the priests and of course, we, the parishioners of this diocese, headed by our own energetic bishop, oozing with energy, no? The most reverend Honesto Onchoco. Nakakatuwa na ang bishop natin na talagang ano, masigasig. Saka you could approach him. Walang ano, hindi gaya ng iba protocol. You approach a bishop, come to my office. Bishop, ganun-ganun lang rin yan eh. Saka pag ano yan, nag-Our Father, maganda yung sabi ni Father Pabs eh. Pag nag-ama namin yan, hindi lang may tinapay. May palaman pa yan. Anyway, katuwa rin. Anyway, and I would like also to greet our own bishop. He's the Bishop of Isabela, and we call it the Diocese of Ilagan. No? And he's also the Bishop Administrator of our province in Occidental Mindoro, the Most Reverend David William Antonio, Doctor not only of Divinity, he has a doctorate in theology, studied in Catholic University, where our own His Eminence, Luis Antonio Cardinal Tagle, studied. Mga doktor din po yan, no? So, nakakatuwa. We have napaka-humble na bishop din po ito. No? Wala rin ano, ere. Okay lang din, no? Kaya we are blessed to have humble bishops. Eto pang maganda ngayon. His Eminence is here in Manila because 2 days ago, August 6, nag-celebrate po yung kanyang mga magulang wedding anniversary, 66th wedding anniversary. And of course, we call Tatay Maning and Nanay Mila. Palakpakan po natin, naka-66 na. Eh, yung edad ko, 60 pa lang eh. Sila, naka-wedding anniversary na. Pika, yung middle name kasi ni Nanay, Nanay Mila, ano yan? Go Kim, Chinese eh. Kaya pag nakikita ko siya, Nanay, we are distant relative. You are Go Kim, I'm Gomez. Tatawa na lang yun, ano? At ito, kaya nakakatuwa. Napaka-humble. When Bishop Tagle, he was Bishop of Imus then, he ordained 2 priests in Mindoro. Pag-uwi niya sa Manila, nakisakay ako. Ay, nagsakay kami sa aeroplano. Alam niyo kung sinong sumundo sa airport? Si Tatay Maning at si Nanay
Mila, bakit? That's the time na sila ay makapagpwedeng mag-usap, no? Wow, talagang napakagandang makita ang kababaang loob ng pamilyang ito. And wow, hindi ko to sinare kanina. Dito ko lang isinare. So when the His Eminence as celebrating right after the Mass during the 66th anniversary of his parents, yung tumutugtog si Marcy David Band, no? Sabi ko, Sir Marcy, sabi mo kay Cardinal. And so we had a video chat. Yan ang video chat namin, no? Piruin mo yun na, ako talaga na, ako, His Eminence. Alam niyo pong sinabi, oh Glenn, pagdasal mo si Ilsa Reyes. Imagine, naisip ni Cardinal, Ilsa Reyes po is a volunteer dalaga. She offered her life in serving the church. Nandyan po yung kanyang labi eh. Sabi niya, sorry, hindi na ako makakadaan kay Ilsa. So, ito po yung napakasarap, no? The very humble Cardinal. Alam kung sino ang ipagdarasal. Kaya, ngayon din po, pakisama na rin sa panalangin our own TV director, Romy Zuzara, sikat na movie film director and TV director. He also passed on. Kanina po ay na siya cremate dyan sa St. Peter. Matagal, 27 years as director of our TV Mass in ABS-CBN. So with that, we proceed. Last Sunday, 21st Sunday in Ordinary Time, may nagtanong kay Jesus eh, Ginoo, kukunti ba ang maliligtas? Pwede pong pinahan niyo yung katabi niyo, pinalang. Maliligtas kaya tong katabi kong to? Alam mo, ganda lang sagot ni Jesus eh. At sabi ni Jesus, he answered, no? Una, sabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Enter the narrow gate. Pero may conclusion si Jesus. Ano yung conclusion ni Jesus? Marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Katakot, ano? Kasi maganda sa English eh. Yung parang they lack energy. Kinulang sa lakas. They were not able to enter the narrow gate. So with that, yung gospel ngayon, so continuation, so when Jesus answered that man, if only few people will be saved, Jesus said, strive to enter the narrow, through the narrow gate. For many, I tell you, will attempt to enter, but will not be strong enough. Grabe, no? Kumbaga sa basketball yan, last 2 minutes, medyo lamang-lamang ka na, nanghina ka pa, italo ka talaga. Arang ganun yung analogy. So what is this narrow gate? And today's gospel, ito yung para sa akin yung narrow gate. Let's have a short review of all the readings. Binasa, no? Ng kapa, Sister Queen, your brother, the commentator, and the reader. No, our blood brothers and their parents are here in front. Okay, so sabi dito sa first reading, binasa ni Rain sa book of Sirach, grabe, my child, conduct your affairs with humility and you will be loved more than a giver of gifts. Ang sarap, ano? Abing ganun eh, sige, magpapakumbaba ka, ha? At ikaw'y mamahalin pa. Sino, ano ang narrow gate? One word, humility. Ang hirap sa totoo magpakumbaba. Di ba doon na lang sa bahay, alam mo medyo iba ang takbo ng utak. Naku, Panginoon ko, ito na naman talaga. Di ba? Yan, oh. Tapos dagdag pa ngayon doon kay Sirach. Humble yourself, the more, the greater you are, and you will find favor with God. Talagang gine-emphasize, do you want to pass through the narrow gate? Be humble. Yun lang. E dinagdagan pa ngayon sa gospel. Sa gospel naman, parable in Luke 14 verses 1:7 to 11, this is what we call the paradox of self-promotion and self-demotion. Galing, ano? Yung iba naman sa Tagalog, maganda yun eh.
Pero English din yung ginamit, yung good morning myself. Kasi wala nang nag-appreciate sa kanya, kaya siya na lang nagbubuhat ng kanyang bangkok. Yan na, no? Self-promotion. So Jesus said, "For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted." Kaya pag ikaw'y talagang mapagmalaki, wala, bababake. And then siguro si Jesus, siguro to, no? Albert, engineer din ito eh, si Jesus. Kasi ngayong narrow gate, ang sabi niya dito, ano yon? Meron pa siyang example. Oh, eto na ngayon. Imagine 2,000 plus years ago, Jesus already saw it. Ano yon? The self-entitlement. Well, you know, the best description, how are you going to describe a millennial who is already a long, matagal ng generation yan? Kasi Gen Z na tayo eh. Pero sabi nila, ano yung mga millennials? Yun, self-entitlement. Ang gusto niyan, ako. 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 At hindi, pero yung ako-ako na, hindi lang yung pang-millennial sa ating lahat yan, maski ilang taon. Eh, nung kapanahonan ng Anesos, ang daming narcissistic na yan, oh. Mga arrogant people, mga self-absorbed people. Grabe yan, oh. So, sa lahat ng generation, yan ang problema. So, Jesus saw the problem of self-entitlement and egoism. Meron na yan, kahit saan. Pati sa religious life. Talagang walang exempted dyan. So with that, ano nangyari? Yun, global disruption. Okay lang sana yung natural calamities eh. Meron kang, kasi itong mga natural calamities, wala tong ill will. Eh, nagkataong may COVID, merong tong Omicron, may sub-variant na naman. Maya-maya may monkeypox, maya-maya may dengue. Pag naloko ka ng lamok, ang tawag sa iyo, na-denggoy ka. Di ba? Kaya ano ka? Na-dengue. Ayun, di ba? Grabe, no? Eh, mahirap ngayon. Itong man-made calamities. At ito nga po yung masakit. Why? Because of ego. Because of selfishness. Eh, ito siyempre, 6 na buwan na. Mali, hindi naman ano yun eh, mataas na KGB yung spy. Diba? Gusto niyo gawin ng hari, czar. Gusto niyo naman yung Empire of Russia. Eh, independent country yung Ukraine eh. Unbelievable. 6 months na. At nakakainis doon pa nagtatago doon sa ano, nuclear ano, power plant. Kailis, no? Anyway, ay, nadagdagan pa nga yan. Eto na naman. Leader for life. Ang layo-layo sa Pilipinas, kanila raw yung island doon na sa atin. Hindi ka naiinis. Ako naiinis. Kaya kami siya sabi ko, Lord, how to, diba, di ba, pare-pareho na lang kaming ano, self-righteous siguro, no? Pero di ba parang ang hirap, nagkakagulo ang mundo because of this leader, this kind of leaders. Masyadong absorb. So again, we don't have to go and see what's happening in Ukraine, tension between China and America. It's happening within, under our roof. Ba, ako na nga siguro rin yun. Ibig sabihin, how to enter the narrow gate, how to become humble. Natutuwa ako. Yesterday, I just read. Kasi nga itong the problem of big ego. What is ego? False self, lower self. Pero the acronym ego means aging God out. Pag tinanggal mo ang Diyos, wala na. Lahat na lang, puro sarili. Ang nakakatuwa nga, eto, may isang bata, William Maylis. Only 11 years old, but he will be graduating and he will become astrophysicist already. At 7 months old, he could already talk. Grabe, no? Nag-graduate siya ng ganito, ng ganyan. Ngayon, ngayon, malapit na maging college degree holder. Ano yung kanyang aim? He wants to prove the existence of God. 11 years old. And you know, to my great surprise, when he explained
the smallest particle. He knows Higgs boson. Wow, 11 years old. Grabe ito. Now, because sabi niya, if the world, if the universe, multiverse is 13.7 billion years old, it has a beginning, then the multiverse has a creator. There must be God. Ang galing ng batang ito. At yung kanyang mission is to explain it to the hardcore scientists who don't believe in God. He has already that passion to say to the world, God is for real, God is alive. And think, and at 11 years old, very humble also. Ano niyo po, i-serve ninyo yan? Meron siyang YouTube. So ang ibig sabihin, what is our passion? Di bang sarap? Sana nga, ang Diyos ay maging buhay sa bawat tao. Ang Diyos, pag nasa tao, ang taong may Diyos ay siguradong mapagpakumbaba. Feel mo? Gets mo? We ask the intercession, no? Of the saints for today and the saints, our saint yesterday. Lord, give us the strength to enter through narrow gate, and we pray for humility. If there is humility inside the family at home, what a beautiful relationship within the family. In workplaces, sa ating mga namumuno sa simbahan, maganda ang takbo ng buhay sa mundo. And we ask the intercession of Saint Augustine and Saint Monica. Give us the inspiration, intercede for us, so that all of us will also become humble. I invite you to close your eyes, bow your heads, and look within. Let's examine our heart. Saint Augustine said, "Our hearts are restless unless they rest in you, O Lord. Let my own heart rest in you, O Lord Jesus, and make my heart like your heart, a meek and humble heart. Amen." Slowly open your eyes, we rise as we profess our faith and say,